So ayan na. So ang lalabas po is ganyan. So paano po ba yan? Ayan. So ang una ko pong ituturo sa inyo, dapat yung frame nyo is hindi siya masyadong magalaw. Para pag gumawa kayo ng video is magmukha talaga siyang realistic. So itong pula, ang button, ito i-click mo para mag-capture siya sa ginagawa mo. Ang frame po is ito. Yan, yan, itong frame, ito yung mismong ginagawa mong, yung kinukuna mong location. So yung mga nasa baba po, yun yung mga pwede mong ayusin or baguhin. Dito sa baba ng pula, yun yung timer. Pwede mo siyang timeran. Ang maganda po dito, mas maganda meron kang clicker para kiklik mo na lang na yung kiklik. So simulan na natin. So ang una kong gagawin is maglagay ako ng chinelas dito. Ayun. Una natin yung mismong frame natin. Ayan, capture tayo ng isa. Tapos pangalawa, maglagay na tayo ng object. Ayan. Kita ba yung object? So, hindi siya kita. So, ulitin natin. Lagay lang natin ng konti yung camera. Baba natin ng konti. Ayan. So, ulitin natin. Gawin natin, capture tayo. Mga dalawa. Ayan. So, una, ilagay tayo ng object. Ayan, kita naman may object na. Tapos, pangalawa. Ayan. Binabago nyo lang yung object nyo, hindi yung frame nyo. Ayan. Kayo mag-alala, yung ginagawa niya, hindi naman makukuha niya. Yung object niya lang. Ayan. So, sa ngayon, yan muna yung gawin natin. Tapos, pagtapos niyan, pwede na nating i-play. Tingnan natin kung ano yung tsura niya. So, ayan o. Oh. Diba? Nagmukha na siyang gumagalaw mag-isa. So, yun. Ayan o. Oh. Tapos ituturo ko naman sa inyo yung mga pictures. Yung ibang gamit nito. Sinabi ko sa inyo. Ayan. Ayan, makagawa tayo ng saglit lang, stop motion. So, ito po, ayan. Dito, pwede mong i-add kung gano'n siya kabilis yung gagawin mong stop motion. Pwede nating bilisan, pwede nating magalan. So, gawin nating 3. Ito po, yung dito, yung play button. Medyo mabilis nga lang siya. Ayan. Diba? Nagmumukhang naglalakad mag-isa yung chinelas. Ayan. So, stop natin. Ito naman. Ayan. Dito pwede kang maglagay ng image, pwede kang maglagay ng titles, pwede kang maglagay ng audio at ng clip. Dito pwede kang mag-record ng boses mo. Pwede mo lagay ng boses yung stop motion mo. Okay. Done. Dito pwede mo ulit dagdagan yung ginawa mo. Pakulin natin. So, ito naman. Ayan. Makikita natin. O yan. Learn more. Play. Yung play button. Tap edit. Settings. At image. Push cover back. And capture.
Pagka isisave mo na, back mo lang. Ayan. Dito na siya. So, ayan na siya sa my first video. Ito. So, ang gagawin natin, i-share natin. Pwede mo siyang i-export. Animated GIF. Diba? So, yun po. Ganun naman po ang paggawa ng stop motion. Yun oh, di ba po madali lang gumawa ng stop motion? At sa mga nanood po ng aking video, nawa po may natutunan po kayo sa ating video ngayon. At sa mga gusto pong gumawa pa, andito lang po yung apps na pwede nyong gamitin. Ayan, Stop Motion Studio. Yan po, madali lang po siyang gamitin. Pinakita ko naman po sa inyo kung paano siya gamitin. Muli po, ako po si Kuya Andrew, ang nagsasabi na love what you are doing. And in everything that you do, do it for the glory of God. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click yung bell button for more videos. Magkita-kita tayong muli sa susunod kong video. God bless!